Mga kapatid, mga kapanalig sa pananampalataya, sa ganitong pamamaraan na kung saan marami din ang nanonood at nakikisama dito sa Banal na Misa through video streaming, mahirap din dahil nais nilang tumanggap ng banal na Eukaristiya. Subalit, ang mga trials na ito, mga challenges na hindi nagaganap sa panahong ito, ay mas magaan kung titingnan din po sa kapanahunan ni Jeremias. Napakahirap po yung tungkulin iniatas ng Yahweh kay Jeremias, na kung saan siya ay batang bata pa, medyo nga bulol, at ang tungkulin niya ay ipahayag na kapag hindi magsisi ang mga tao doon sa Jerusalem, sila ay magiging mga alipin ng ibang bayan, na sila ay magkakaroon ng parabagang pagsasakop ng bayan. At sabi ni Jeremias, yung kanyang tinatawag na soliloquy, yung para sa pansarili niya, bakit kaya ako ang inutusan nito? Bulol ako, hindi ako marunong, batang-bata pa. At kung ako'y magiging propeta sa bayang Israel, nako, hindi sila maniniwala dahil ang kanilang pinaniniwalaan ay yung mga matatanda. Kaya yung mga prophets noon ay mga matatanda dahil may wisdom daw sila, may karunungan. Kaya nga pinagtawanan ito sa Jeremias. At hindi lamang pinagtawanan, siya po ay tinulugsa, ikinulong, at kung ano-ano pang mga trials ang kanyang na-experience dahil sa kanyang pagpapahiwatig ng kalooban ni Yahweh. Mga kapanalig, lahat tayo ay may misyon, subalit tayo'y takot na ipahayag din sa madla ang ating paniniwala. Dahil baka nga naman tayo'y makikriticize, sasabihin tayo'y mga baliw, tayo ay walang mga pinag-aralan, tutuyain, and so on. So ang nagahari tuloy ay yung kasamaan sa halip na kabutihan. So ito yung una. Pero maganda rin po na kapag itinugo natin o isinama natin ang mabuting balita, ganitong nangyari din sa Panginoon. At kahit na iyong mga apostol, lalong-lalo na si Pedro, nang sinabihan ng Panginoon na kapag tayo'y pumunta na sa Jerusalem, magkakaroon ng malaking disgrasya, malaking mga mangyayari sa akin. Kaya sabi nga ni Pedro, sana Panginoon, hindi ganyan. Huwag sana na ikaw ganitong mangyari dahil ikaw ang Panginoon. Hindi dapat, ikaw ang maghahari. Sabi ng Panginoon, halika Pedro, ang iyong pag-iisip ay pag-iisip ng tao na sa kanila ang pananampalataya ay magiging comfortable religion. Kaya ayaw tanggapin ang hirap, ang sakit, ang mga trials, ang mga hinaharap na darating pa sa ating buhay. Dahil ang gusto natin ay ano? Comfortable religion. Para baga tuloy, mayroong parang sari-sari store, pinipili lang natin ang gusto natin, yung iba ayaw na. Ayaw na nating tanggapin. So ganun din ho ang mangyayari sa atin. Kaya kung sisingalan niyo po, ang naghahangad na magligtas sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito.
mga kapanalig, ang three temptations, three things na dapat harapin natin ay una, kung nais natin na lumago ang ating pananampalataya at hindi tayo magagaya sa mga nananampalataya na kapag dumadaan na sa hirap, sa sakit, sa problema, ay nawawala na ng pag-asa. Una, deny yourself. Ano ba yung denial of yourself? It is really a denial of what religion is supposed to be. Ayaw natin itong tanggapin na dadaan tayo sa krus gaya ng dinaanan ng ating Panginoon. Ayaw natin yan. Ito yung tinatawag na the temptation of Satan. Kaya sinabi ng Panginoon, halika Pedro, ang iniisip mo ay iniisip ng mga tao na kung saan ang religion sa kanila ay walang hirap. Na sila ay yayaman, na sila ay pagbibigyan ng Panginoon na kung ano-ano. So una, when we deny selfishness, when we deny the things that seduces us to a comfortable life, then we can go to the next virtue. Deny yourself, take up your cross daily. Sa ganito, pwede na po natin pasanin ang krus. We become obedient to God's will. And when we make this obedience, it will lead to joy. Ang obedience pala po, ang pagpasan ng krus. At kapag ito'y ginawa, tinanggap natin ang buong buo, we become obedient to God's will and will make us happy in the end. And then the next one is obedience. The next one is come, follow me. Pwede na tayo na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ito ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, ng buhay na puno din ng galak sa kabila ng hirap ng pandemic, sa kabila ng hirap na walang mga trabaho, sa kabila ng hirap na kapag hindi tayo nakapamasyal, para baga kulang ang ating pananampalataya o kulang ang joy ng ating buhay. No, trust in the Lord. You will be happy in the end. Mga kapanalig, let us then ask the Lord that we can carry the cross daily. Yes, it will lead us to humility and joy, obedience in the end. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. At sabi ni Pablo, kung ano ang mabuti na kalulugod sa kanya at talagang ganap, ito ang magiging daan para sa ating buhay. Amen. Tumayo po tayo.